Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, kahapon pa to Monday, around 12 PM. Of course, pinakilala na nga ang Sparkle Teens, of course, ang bagong mga artista ng GMA7 at Bonggang Bongga. To be honest guys, lahat sila may karapatan, lahat sila guwapo, magaganda. This time talagang ang tingin ko, hindi nagkamali ang GMA Sparkle sa pagpili talaga sa kanila. Kasi wala ka talagang, alam niyo yun, yung pag tinignan mo yung mga babae, lahat talaga gaganda at an early age, sa may can you imagine 14 years old, ang lakas na ang dami ng achievement, ang galing sumagot, at syempre multi-talented talaga, talagang lalo rin yung mga boys, talagang mga tall. Sabi ko nga parang itong batch na to, first batch to actually ng Sparkle Teens. So ang nasabi ko nga, parang nakakaloka, no? Ang dami talagang gustong mag-artista sa Pilipinas at talagang lahat sila pinaghirapan nila yan. Talagang, ang maganda rin kasi sa Sparkle Teens, talagang grabe din. Very rigid ang training na binigay sa kanila. Talagang hindi sila pinresent ngayon sa media ng parang yung kulang na kulang. Lahat sila talaga, in terms of dancing, in terms of singing, talagang may mga karapatan sila. Hindi na nga kasi pwede ngayon yung ang talent mo lang kumanta or sumayaw. Dapat magaling ka rin sa maraming bagay, mahusay kang umarte, or hindi pwede nga ang talent mo lang acting. Dapat talaga magaling ka rin kumanta at sumayaw. At yes, no, namamangha talaga ako na ang babata pa nila, 14, 15, parang 18 years old yata ang tingin ko pinaka-eldest. Alam nyo, meron talaga sa kanya, pag tinignan mo yung mga face, ma-amuse ka talaga. Merong parang Hollywood star. Yun nga, may napagkamalan dyan. May kahawig si yung mga dating Hollywood celebrity like Brooke Shields, of course. And of course, may mga katriyo na Grey Beauty at marami pang iba. Nakakatuwa yung this time, tingin ko, hindi nagkamali talaga ang GMA. Talagang feeling ko, out of siguro mga libo rin na nag-audition, na nag-go-see, na nag-submit ng kanilang mga audition piece, video, talagang sila ang napili. Napaka-bongga. So, yun nga ang mga bagong artista ng GMA na talagang dapat abangan ay sila Zyron de la Cruz, Joss Ford, Charlie Fleming, Princess Alaya, Keisha Serna, Antonio Vinson, anak to ni Roy Vinson. So, then si John Clifford, Wynonna Collins, Liana May, Naomi Park, Aya Domingo, Gaya Misha, Selena Griffin, Marco Masa. Of course, si Marco Masa, matagal na artista. At ngayon, talagang malaking bagay na kinuha pa rin siya. At naisama siya sa Sparkle Teens dahil malaking tulong yun. Of course, andiyan si Lee Victor, Bryce Eusebio, Asi Sarmiento, Aidan Veneracion, and James Graham. So, mapapansin nyo yung mga family name nila, mga apelyido, alam nyo may lahi talaga. So, hindi na talaga maiwasan yan sa panahon ngayon, yung may mga half-half talaga, kailangan may lahi ka. Kasi talaga namang, to be honest, hindi naman siya inaano kapag pure Pinoy blood, no? Pero talagang makikita mo yung difference sa kanila, yung in terms of height na lang. Sa mga guys, my God, ang tatangkad, 5'8", 5'9", may 6-footer. Pag ganun din sa mga babae, no? May girl nga dyan na 5'8", ang height. Talagang pang beauty pageant. Sabi niya nga, isa talaga sa inaambisyon niya ang maging beauty queen. Pero for now, since parang 14 or 15 years old pa lang siya, dito muna siya sa pag-aartista. Hahasain niya muna ang kanyang skills, of course. But anyway, syempre, sa press ko na yun, bagaman syempre, ang saya-saya, naiisip pa rin ng mga namin, of course, yung isa nila sa mga kasaman. Actually, sa video na pinresent nila ay hindi naman talaga totally inalis. Nandun pa rin talaga si Andre Season. Alam naman natin kung anong nangyari kay Andre Season. Si Andre Season ay apo ni Marco Season. Of course, pamangkin ni Carla Estrada. Kaya talagang sobrang may dugong artista talaga siya, no? So, eto nga yung sanang pinagandaan ni Andre Season. Kaya lang nga, yun na, bago pa man tong launching nila ay kinuha na siya ni
kinuha na siya at na, yun na, binawian na ng buhay at sa isang aksidente yon. So, well, nakakalungkot lang kasi sana isa siya sa mga nagsasayaw dito, isa siya sa mga kumakanta. Kasi nga, according to Marco Sison, eh, magaling kumanta yung anak niya. Yung apo niya. Dahil yun natin may pinagmanahan din naman. So, at syempre, isa siya sa mga tuwang-tuwa nung sinabi nga daw sa kanya ni Andre na mag-aartista na, na meron na, na ilo-launch na. Pero yun na nga, no, binawian na siya agad ng buhay dahil sa isang car accident. So, andito yung isa niya sa kasama rin, si Joss Ford. Kaya lang, nung interview session, medyo parang hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi ang nangyari sa PressCon, sa mga table namin nilagay sila para mag-interview. So, para interviewin sila. So, ganun, mapapanood yun sa mga susunod na vlog ko, sa mga susunod na interview na vlog ko para at least makita nyo, malaman nyo kung ano talaga yung sinasabi namin, kung ano yung mga itsura nila. So, at ito, nakikita nyo naman, this time talaga, no, ayan yung isang napakatangkad na girl. Ito, anak ni Roy Vinson yan, si Anthony. Ayan, diba, lahat sila talaga ang gaganda. Pero, syempre, sa panahon ngayon, hindi lang dapat maganda ka. Dapat may talent ka, pero yun nga, ang tingin ko, pasado talaga yung mga talent nila. At syempre, bukod sa talent nila, dapat swerte talaga yung talagang may nakita ang mga fans sa kanila para mag-support. Kasi sa showbiz, di ba, dapat may kahalo ka ring swerte. Sabi nga, timing is everything. Kung time mo na talagang sumikat, so yun. But anyways, eto nga, sa end ng video na yun, pinakita pa rin nila si Andre Sison. At syempre, medyo, yun nga na, ano, si Andre, no, sayang nga, parang sana, isa siya sa mga napapanood natin ngayon, diba? Kaya lang, yun talaga. So guys, eto ang iba pang mga naganap sa video. After the group photo of Sparkle Teens, let's call on our Sparkle officers and executives as well to take their photo with them. I'm sure it's you can yeah. Ito din yung ginagawa ko ngayon, dream ko to ngayon. Dream natin to. Sa amin lahat po dream come true talaga. So kasi ito na po yung moment na hinihintay namin, yung balon.